Hello guys and welcome back dito sa ating channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga dividend investing strategies in the Philippines during market downturn. Now, the Philippine stock market, like any other stock market, can experience periods of volatility and also uncertainty. Now, during these times, na marami sa ating mga investor, kapag nakikita nila na bumabagsak yung presyo ng kanilang mga kumpanya na pinaglagakan, they are going to sell all of their investments. Kahit hindi pa nila alam kung ano yung dahilan bakit bumabagsak yung share price. Now, kapag ginawa natin iyan, ang magiging resulta lamang nito ay magkakaroon ka ng significant losses sa iyong portfolio. Now, however, there is a way to protect your investment and even make a profit during the market downturn. And ano nga ba ito? Through dividend investing. In this video, we will discuss what dividend investing is and paano ka magkakaroon ng benefits during the market downturn. And dito sa video na to, magbibigay din ako sa inyo ng example kung saan tayo makakahanap ng mga kumpanya na nagbibigay ng dividendo dito sa ating bansa. So now, kung ready ka na, stay ka lang, I'll show you how. Now, bago tayo magsimula sa dividend investing, let's first understand what dividends are. Now, dividends are a portion of a company's earnings that are paid out to its shareholders. Now, companies pay out dividends as a way to share their profits with their shareholders and also attract new investors or investors. Now, dito sa ating bansa, ang pagbibigay ng mga kumpanya ng dividendo sa kanilang mga shareholders ay usually quarterly or annually. Now, kapag nakakatanggap tayo as an shareholders ng dividendo ng company, ito ay nagkakaroon ng passive income sa ating investments and pwede natin itong i-reinvest para mag-grow at para lumaki ang ating wealth over time. Now, let's move on to dividend investing. Dividend investing is a strategy that involves investing in companies that pay out regular dividends. The goal of dividend investing is to receive a steady stream of income from your investment, regardless of how the market is performing. During a market downturn, dividend investing can be a particular beneficial as it can provide investor with a reliable source of income, even when stock prices are declining. Siguro kung nag-uumpisa ka pa lamang sa pag-i-invest, ang una mo sasabihin, paano ba ako makakahanap or how I select high quality dividend stocks in the Philippines? Now, the first step is to look for companies that have a history of paying out consistent and also growing dividends. Now, kapag nakikita mo na consistent nagbibigay sila ng dividendo and also nag-grow yung kanilang dividend over the past 5 years or 10 years, this is a sign of a financial stable company that is committed to share its profit with its shareholder. Now, ang ginagawa ko para makahanap ako ng mga kumpanya na maganda magbigay ng dividendo dito sa ating bansa ngayon ay pinupuntahan ko lamang itong simply Wall Street and screener, and ipifilter ko lang itong screener sa ating bansa, and also pipindutin ko lamang itong drop down list to dividend score, and ipapakita na agad sa akin dito yung mga top dividend stocks dito sa ating bansa ngayon. Ayan. Now, kung titignan natin itong Nickel Asia Corporation, then titignan natin itong dividends, andito makikita natin ang dividends information ng Nickel Asia Corporation. And i-compare natin ito sa merkado, makikita dito natin ang stability and growth payments ng company over the past 10 years and kung gaano ba sila ka-stable, kung kaya ba nila i-sustain yung kanilang dividendo na binibigay through form of earnings and through form of free cash flow. Nakikita din natin yan. Napaka-importante no, kapag tayo isang dividend investor. As a long-term investor, gusto natin no, na yung binibigay nila na dividendo sa atin as a investor, kayang-kayang punan ng kanilang earnings at free cash flow para mag-grow pa ang kanilang dividends over time. Kasi kung nakikita natin na hindi nila kayang punan yung dividendo na binibigay nila, ang ginagawa lamang nila niyan, nagbo-burn sila ng cash. Cash available nila, yun ang binibigay nila as dividends para sa'yo. Pangalawa, nangungutang lamang sila para lang mabigyan ka ng dividendo. That's a very, very negative sign. So kung gusto mo magamit itong Simply Wall Street, ilalagay ko mamaya sa ating comment section or sa ating description ang link nito
para matry nyo rin itong Simply Wall Street. Now, may isa pa akong ginagamit para matrack yung dividend ng company. So, ito ay ginawa ko. So, ang gagawin mo lamang, punta ka lamang dito sa ating YouTube channel. And pinutin mo lamang itong learn more about investing. And kung gumagamit ka naman ng mobile, punta ka lamang sa about. And pinutin mo lamang itong learn more about investing. Na kapag pinindot mo iyan, sa ganitong format kanya dadalhin. Now para magamit mo yung dividend investing tracker natin, punta ka lamang sa more and dividend income tracker. Pinutin mo lamang ito and sa ganitong format kanya dadalhin. Now ang gusto ko lamang sabihin dito, no, and kung bakit ko ito ginawa. Kunyari, meron tayong investment or meron tayong budget sa isang company na 100,000 pesos and willing tayo mag-invest sa company in the next coming 5 years, magkano ba yung potential or average income natin na makukuha over the past 5 years kung mag-i-invest tayo sa company? Take note, ito ay 5 years actual data ng lahat ng kumpanya dito sa ating bansa. So ito ay automatic na nag-update dito sa ating page na ginawa. And nakikita na agad-agad natin dito yung overall growth ng ating initial investment and yung ating profit from dividends. So example natin dito, itong Union Bank. Kung titignan natin dito, ang kanyang 5 years average ay nasa 4.76%. And kung nag-invest tayo ng 100,000 pesos sa Union Bank, ang grinow ng ating investment over the past 5 years ay nasa 26.18% galing lamang sa dividendo ng kumpanyang ito. At meron tayong kinita ng 26,176 pesos dito sa Union Bank. So ito yung kalagayan kapag natatrack natin yung dividend information ng company, kasi mamamanage natin ng maayos at magkakaroon tayo ng idea kung kaninong kumpanya tayo maglalagak ng ating perang pinaghirapan. Diba? Kasi may kasabihan nga tayo na you cannot manage what you can't measure. Now, ang another factors to consider when selecting dividend stocks is the company's financial health. Now, lagi natin tatanda na napaka-importante kung gaano ka-stable ang company, gaano ka-healthy ang company in terms of their financials. Kasi dito natin malalaman kung gaano ba kalaki yung utang na kinikita ng company, and gaano ba ka-strong yung balance sheet, and kaya ba ninipunan yung kanilang interest expense na kinikita sa loob ng kumpanya. And also, titignan din natin yung history of profitability ng company. And kapag nakita natin na pasado lahat yung nabanggit natin, then these factors indicate the company is financially stable and has the ability to continue paying out dividends in the future. Katulad na in-example natin kanina, ang Nickel Asia Corporation, na kung magpo-focus tayo sa kanyang financial health at financial position, mapapansin natin dito na very very healthy ang company nito. Dito pa lamang alam na natin agad na healthy ang company. And kung i-scroll down natin ito in terms of debt level, pinapakita sa atin na ang kagandahan ng kanilang utang. Manageable yan. And kung titignan natin dito yung balance sheet snapshot, talagang sobrang liit lang ng kanilang utang compared sa kanilang cash available and also sa kanilang assets. Another alternative website na pwede nating gamitin ay ang morningstar.com. And pipindutin mo lamang itong valuation sa Nickel Asia Corporation. And kung pumunta ka lamang sa baba, itong financial health, makikita mo na dito yung current ratio, quick ratio, financial leverage, debt to equity ratio ng Nickel Asia Corporation. And kung titignan mo dito yung interest coverage ng company over the past 10 years, talagang pinapakita sa atin dito ang kagandahan ng kanilang interest coverage. So, sabihin, kaya nilang i-manage yung kanilang interest expense na kinikater ngayon sa kanilang operations. Now, once you have selected a dividend stocks in the Philippines, it is important to manage your portfolio for optimal result. One way to do this is to diversify your portfolio by investing in variety of dividend stocks across different sectors. This can help you to reduce your risk and ensure that you have a steady stream of income from multiple sources. And napaka-importante na dapat tinitigdan din natin yung portfolio natin para na-adjust natin doon sa mga kumpanya na bumabagsak yung share price. Now, para mas lalo mong maintindihan, panoorin mo itong video na to. Kasi dito tinalakay ko kung ano yung gagawin mo and paano natin i-diversify yung ating dividend portfolio para ma-maximize natin yung return sa ating investment. So hanggang dito na lang muna ang ating video about dividend investing strategies in the Philippines during a market downturn. If you found this video informative and helpful to you, huwag mo kakalimutan na i-subscribe itong ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na ilalabas natin about dividend investing at para ma-maximize mo yung return sa iyong investment.
And bago mo tapusin ang video na to, alam mo na ba kung paano mapabilis ang iyong financial freedom? Kung hindi pa, panoorin mo itong video na to. Kung ikaw naman ay nag-uumpisa pa lamang sa pag-i-invest dito sa ating merkado at hindi mo alam kung ano yung gagawin mo from zero knowledge to profitable investor, panoorin mo itong video na to kasi malaking tulong ito para mapalago mo ang iyong investment over time. So once again, this is Pesley Warrior na nagpapaalala lang, invest wisely and see you on the other side.